Hello mga Palalabs! Welcome back to See Just. Kumusta kayong lahat? So ngayon, ako naghihintay ng tawag. Bali ako yung tatawag. Kasi may may hearing ako para sa apartment ko dito. Nag-request ako for resolution dito sa aking apartment kasi may konting issue dito sa apartment ko since nag-move in ako dito. Konting issue pero it's not tolerable. Hindi tolerable yung issue dito. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano kasi i-solve ko muna to yung issue na to bago ko pero alam ko may idea na yung iba dyan may mga idea na kung ano yung inaano ko kung anong issue to. Hindi naman criminal na issue pero sabi ko nga intolerable yung ganitong klaseng issue. As you have noticed, iisang side lang yung ginagamit ko dito sa apartment ko kasi nga dahil nga sa issue na yon. Isa sa mga rason yung issue na yon kasi yung apartment ko is very messy, hindi pa nalagay lahat sa tamang lalagyan yung mga gamit ko. So, ayoko munang ipakita sa inyo kung gaano ka messy yung apartment ko. Regarding with this issue, pag naging okay na to, magiging okay na rin lahat dito sa apartment ko. Medyo may konting misunderstanding or miscommunication lang ata kami between me and my landlord. Hindi sa part ko hindi ako nagkulang kasi may manager dito sa building namin, sa building na to may manager, bali dalawang building to, isang andyan sa kabila tapos ito yung sa akin, so dito talaga yung office ng manager. So from time to time na gusto kong may gusto akong ipaabot sa admin, yung manager kaagad yung kinokontak ko. It's either through text, through email, or verbally. Bumababa talaga ako sa kanya to set this long time issue. So, yung nangyari kagabi is, nag-send ako ng mga evidences ko sa administration. Nagulat ako sa reply niya kasi yung ni-reply niya is parang siya sa manager, nagbigay na sila ng instruction sa manager pero yung manager hindi pinaabot sa akin yung message. So until na umabot na ako, nag-decide na ako na iakyat na to sa Landlord and Tenants Board kasi matagal na tong issue na to sa apartment. When I moved in here, after 2 weeks, nag-start kaagad yung ganitong problema. So, until now, nandito pa rin, ongoing pa rin. Tapos, ako sa kanila, nag-open ako ng resolution or solution sa problema na to. Inaksyon na naman nila, pero hindi na-stop. So, nagbigay ako ng resolution. Nag-offer ako ng resolution para maagapan tong issue na to. Tapos, hindi sila wala akong na-receive na response galing sa admin. Yung manager is parang hindi niya pinapaabot. Yung mga messages is kinikip niya lang sa sarili niya. Tapos, siguro tinatry niya na
i-solve yun by her own. Kaso nga, hindi na ano, hindi na na-resolve. So, eto ngayon, umabot ako sa reklamo. Nagreklamo na ako sa pinakamataas. So, today is the first hearing of our, between me and the landlord. Hopefully, guys, this time, magkaroon na ng solusyon sa problema na to. Kasi, hindi na nakakasiya at I need my apartment. I need a comfortable, a clean out of any pest or insects inside my apartment. I want to dominate my apartment alone without those issues inside my apartment. So, ayun, i-update ko kayo mamaya. It's through by phone lang yung hearing kasi nga due to COVID, hindi sila nag-receive ng mga complain doon sa office. So, online lang to. So, mamaya yung hearing namin is kami through phone lang din. Pag na ano to guys, i-update ko kayo kung ano yung kinalabasan ng pag-uusap namin mamaya. Kasi kinumply ko naman lahat, bago ako mag-move dito, kinumply ko naman lahat ng requirements kung anong kailangan para maano ko tong apartment na to. Ang ganda nitong apartment. Bagong renovate from floor to walls. Binago nila lahat. Yung kitchen, bago lahat. As in, inano nila. Tapos, nung nag-visit ako dito, first visit ko na chinek ko yung apartment. It's very clean. Wala naman ako nakitang diferensya. Pero nung after 2 weeks na nag-move ako dito, nag-start na yung issue. Tapos, yung inaano ko lang talaga is nag-comply ako ng mga requirements na gusto nila. Nagbabayad ako every month sa rent ko. Hindi ako nagpapabaya, hindi ako nadidelay. Kahit nawalan ako ng trabaho, yun talaga yung inuna kong isave yung apartment ko na mabayaran ko. So, I need a fair tawag dito. Gusto ko din ibalik nila yung nararapat na ma-avail ko. So, dahil kinumply ko naman lahat ng mga kailangan nila para maging dwelling place ko to, comfortable dwelling place ko tong ano, itong apartment na to. So, hopefully guys, yan lang yung inaano ko na sana matapos na to. Kasi nga, babalik na ako sa trabaho by the end of the month. Yung gamit ko, hindi ko pa rin nailabas. I mean, yung gamit ko nakatak pa rin kasi dapat i-sealed mo para walang papasok doon na kung ano-ano. So, ayan. Yung apartment ko it's very messy pa. Wala pa sa ayos. So, ang hirap. Yung damit ko, paulit-ulit lang. Ilan-ilan lang yung nailabas ko. Tapos, kahit yung shoes ko, mag-ilan-ilan lang. Magwi-winter na. Ayan, di ko alam kung saan ko kukunin ha. Gilapin yung mga winter clothes ko. Kasi nga, nakapak lahat sa black garbage bag yung mga gamit ko. Naka-sealed lahat. So yun guys, sabi ko before this winter, before this fall start, because it's almost fall, next month fall na, malamig na nga ngayon, malamig na, kailangan maano na to, masolusyonan na to. Kaya eto na, first hearing na to mamaya, alas dos, magpo-phone patch kami, tatlo. So yun guys, update ko na lang kayo sa kalalabasan ng aming ano. Itatry ko na ano i-record. Sana i-record ko by yung webcam. Kaya lang sabi nila bawal daw na mag-record any
any source of recordings like microphone, voice record or through camera ay ang bawal. Yan yung ano, isa sa mga patakaran doon sa LTB kasi nag-send sila sa akin ng ano. So, ispituhin natin guys. Pero, to prove that I am telling the truth, I can attach the documents that I filled and the reply, the response from the LTB and some conversation between me and the landlord. I can attach that on this video. So yeah, wish me luck guys. Sana ma-solusyonan ko na. And for now, since mamaya pa yung hearing ko alas dos, may time pa na mag-chika-chika, ipapakita ko sa inyo yung bell pepper na sinasabi kong tinanim ko. Hindi ko na video man kung paano ko itinanim, pero alam nyo na kung paano. Kasi nung time na yun, grabe yung ulan, nabasa ako, phone lang yung pang record ko, kaya hindi ko na ano kasi grabe ang lakas ng hangin, pumapasok yung tubig dito sa ano, sa loob. So yung balcony ko, andyan ako sa labas, basa, nag-ano ng mga bell pepper. Pero yung ginawa ko nung first na ano guys, is yung fresh na buto ng bell pepper, yung kulay ng bell pepper ko is red, yellow, and orange, kasi para sa salad. Tinuruan ako ng sister ko, sabi niya pag nag-ano daw ng bell, tawag dito, ilagay ko daw sa tissue paper na basa, tapos ilagay ko dun yung seeds, tapos i-cover ko ng another tissue paper na basa din, tapos ilagay sa ziplock. So yun yung ginawa ko, nilagay ko sa ziplock, tapos sinealed ko, tapos nilagay ko sa ilalim ng sink, kasi sabi niya dapat daw madilim. So yun, nilagay ko sa ilalim ng sink, hindi ko ginagalaw. Pero ang tagal guys, parang after 2 weeks na kakahintay ko, may maliit, super liit yung tubo. Kaya sabi ko parang naano ako na maghintay ng matagal, kasi yung gusto ko ng tumubo kaagad. Kaya yung ginawa ko, ayun, bumili ako ng soil tsaka ng pot para paglagyan ng ano. So ngayon guys, ang dami ng tubo, ang daming tumubo na ano, na buto. Papakita ko sa inyo, sandali, kukunin ko. Andito lang, nilagay ko sa loob kasi tawag dito, malamig na, sobrang malamig na para sa ano, sa maliliit na tawag dito na bell pepper. So ayan, eto guys, papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Ayan. Ayan guys, nilagay ko dyan. So, ito. Ay, nagulong. Sandali, gamit ako ng flashlights. Ayan guys, ayan. O, diba, ang daming tubo. May yung iba, medyo maliliit pa ng ano. Ayan. Ito yung mga naunang tumubo. Medyo malaki na. Ayan. Nasobrahan ko ata ng fertilizer. So, ayan guys. Yan yung ano ko. Yan yung mga bell pepper ko na tinanim. Sana magtumubo din para may pang-deliver na ako sa mga grocery stores dito. Charing! So, first time ko na magtanim guys na tumubo. Kaya excited na ako na i-share sa inyo. So, i-update ko din kayo guys sa ano ko, sa tanim ko, sa bell pepper ko. So, that's all for now guys. Wish me luck sa aking hearing mamayang hapon. Sana maging okay na yung lahat para everybody's happy. Thank you guys sa pagsama ulit sa akin.
huwag kalimutan na na-like, share, and please subscribe to my channel. It's CJazz. And don't forget to click the tiny bell para updated din kayo sa aking mga bagong videos.